Good afternoon. Sige, open nyo na yung camera, magsimula na tayo. Okay? Pwede naman kayong may, sabi nga sa inyo, di ba? Open naman ako sa may mga pinapapa ko kinakain yan habang kaklase. Okay, kasi merienda time ngayon eh. Okay? So, okay lang yan. May iniinom, may snack na kinakain ng konti. Okay, kung may share nyo ba sa akin, hindi share nyo sa akin. Okay, pare, kaya, di may share eh. Sayang, di ba? Okay, tawo. Good afternoon. O, si Manuel. Good afternoon po, sir. Good afternoon sa'yo. Si Manuel, lalaki ng nganga. O, pinakita pa talaga yung pagnganga niya. Alright, so, please open your camera, please. Okay, please open your camera. Yeah, wait natin. Okay, so guys, wala na tayo. Wala na to, 32. Leo, are you there, Leo? Wala pa. Pumasok ba si Leo sa ibang subject, Mara? Sa first two subjects lang po. Ilan ba subject nyo ngayon? Apat po. Ngayon hapon po, so, sir. So, pang-apat ako ngayon. Ganda nga po sa'yo. Pang-apat ako ngayon? Opo. Anong hindi niya pinasukan? PE po. PE. So, nasa, siya ay nasa home, then? Personal development, pati then, gen chem. Gen chem. So, PE ang hindi niya napasukan. Pero pag hindi siya pumasok ngayon, pati Pilipino. Okay. Minamonitor ko kasi guys si Leo. Eh? Good afternoon. Good afternoon, Nicole. Minamonitor ko siya eh. Okay? Pumapasok. Okay? So, start na tayo, no? So, guys, mayroong lang, tagayin sinabi ko kanina, may konting mga pagbabago sa pagsulat nyo ng inyong thesis sa pamanahon ng papel. Okay? Medyo hindi ganun ka gagaya ng mga dati kung minapapagawa, okay? So, wala na ngayon, hindi na kayo magpapa-approve ng title kay Sir Ricky. Wala nang ipa-approve na title, okay? Wala nang ganun ngayon. So, sa akin na lang. And then, ang ituturo ko lang talaga sa inyo, yung bawat parte ng thesis, paano magsulat, paano isulat. So, hindi na talaga tayo mag-aano nung e-oral defense nyo pa. Good afternoon po. Good afternoon. Yung e-oral defense nyo pa, hindi po mangyayari po sa panahon ngayon. Okay? Ang importante na maituro ngayon, yung bawat parte niya, tapos paano isulat. For example, paano isulat o paano magsulat ng title. Number one. Paano magsulat ng first paragraph ng introduction? Yung mga ganon. Sir, paano yung topic namin? Yung topic ninyo, maghahanap na lang kayo ng topic na gusto nyo isulat or ako ang magbibigay ng topic, yun yung gagawin ninyo. Okay? Ganun na po magiging kadali ngayon. Kasi ang mangyari, ano po yun eh? Magiging... ano siya, pag tinuloy ko yung dati, yung kagaya na dati mga pinapagawa ko sa mga nakaraan, ay magiging parang ano siya, final performance task. E ano bang final performance task nyo lang? Oh, ayan si Leo, thank you. Good, very good. Ano bang final performance task nyo lang? Di ba yung ano lang, e-portfolio? Oh, yun lang eh. So yung mga ipapagawa ng mga teacher, kagaya na papagawa ko, ang tawag lang nun ay mini PT, mini performance task. So dapat ano lang, light lang kumbaga. Kasi kung talagang ipapa-final performance task ko siya, yung katulad ng ginagawa ko ng mga nakaraan. Okay? So mag-iiba ngayon. So dapat nag-iba ngayon kasi iniisip din namin yung situation natin ngayon sa online. Okay? Ang importante naman dito, ito matutunan ninyo paano sumulat. Okay? Paano sumulat? Total, meron pa naman kayong grade 12 na research talaga na
individual pa yon. Okay? So yun naman talaga, alimbawa, oh, at least may idea kayo paano magsulat ng intro, paano bumuo ng title, yun ang pinaka-importante at mahalaga sa lahat. Okay? Magagawa nyo rin naman yan. So ngayon sa sitwasyon kasi, permission to off camera, okay go. Kasi sa sitwasyon ngayon, ang hirap eh. Kailangan nyo talagang pumunta, mag-survey, etc. Eh ang hirap ngayon sa pangapanahon natin. Kahit next year, kung sakasakali magkikita-kita tayo on face-to-face, mahirap pa rin kasi hindi naman lahat ay magpupunta sa face-to-face. So, nagkaroon ng pagbabago. Mabuti na lang, ang ginagawa natin ngayon, nagsisimula pa lang tayo. Diba? Tulad ngayon, ituturo pa lang sa inyo, title pa lang. Okay? Title pa lang naman tayo ngayon. Okay? O, so, noong nakaraan, nagsimula na tayo magsagawa o magituro yung paggawa ng title. Paano? From general idea to specific idea. Mura sa broad topic, ginawa natin specific, ninarrow down natin isa-isa, hindi ba? Paano mag-narrow down? O uulitin ko ngayon yun. Uulitin ko ulit ngayon. Tapos may pop-activity ako after ng aking lecture. Okay? Ito ay written works. Okay? Ito na-share ko na ha. Nakikita ba? Okay. Ito ha, bubuin natin. Nakalagay dito ay epekto. Ang paksa ay epekto ng online class. Okay? May mga factors na dapat i-consider sa paglilimita ng isang paksa. O ayun yung mga factors, itinuro ko na nakaraan. Ituro ko na nakaraan, tama? Nag-umpisa na tayo dito. Gumanito lang kayo kung talaga. Hindi pa ba? Anong huling lecture ko? Tungkol saan? Eto? Alin? Eto? Okay, sige. Dito tayo magsimula. Wait. Napunta. Nakikita pa yung lecture ko? Okay, so abutin lang. Ano ba ito? Ayan. Nais ko lang kasi nakaharangan ako eh. Okay. So let's go. Na-discuss ko na itong English na to. Dito na tayo narrowing the topic. Okay. Pero alam ko na diniscuss ko to, walang nagpasa sa inyo ng ano no. So bakit ko rin na isulat? Sige. Yun na lang, ngayon na lang natin gawin. Dito muna tayo sa narrowing a topic idea, okay? From general, gagawin nating specific. Okay? For example, ito. Okay? In choosing your topic, itanong sa sarili, ano ang gusto kong malaman? Pangalawa. Okay? Pangalawa. Sige, dito mo tayo, wala pa nang nagpase. Pangalawa, ano ang interest ko? Okay? Dito ko, sa pagpili ng topic, huwag mong isulat kung anong gusto mong isulat. Okay? Ang isusulat mo sa pagpili ng topic, ano ba ang gusto kong malaman? At ano ang interest ko? Ayon. Okay, ito muna natin mag-focus. O, mag-back to zero muna tayo. Pagpili muna tayo ng ano. Huwag muna tayo sa title. Sa topic muna ulit tayo kasi hindi nyo naman naipasa. Okay, ulitin ko ha. Yung topic na yan, pwede na rin siyang maging research problem. Doon na rin kayo kukuha ng research problem. Kasi sa pananaliksik, meron talaga yung tinatawag na research problem. O sa pagpili ng topic, ang itatanong sa sarili nyo, ano ba ang gusto kong malaman? Yun ang una. Pangalawa, ano ang interest ko?
And number two, ano ang makakatulong sa inyo? Step two, if you lack ideas o wala kang ideas, naitanong mo sa sarili mo, ano bang gusto ko? Eh, walang hindi ka sinagot ng sarili mo eh. Okay? Dahil wala ka rin idea eh. Ito gagawin mo ngayon. I-follow mo tong strategies na to. At anong una? Research the library. A library po previews good researches. O, kasi wala tayong close sa mga library ngayon. Hello, sa school, ito'y baka punta. So, magtitingin ka na lang sa book, kung meron kang book dyan sa inyo, or magtitingin ka na lang sa internet. Okay? Magtining ka sa internet ng mga topic, ng mga article, related article or study na related sa gusto mong aralin. Okay? Yun ang una. Wala kayong ibang pagkukuhanan ng inyong topic from now. Walang iba kundi ano lang. Social media, internet lang. Okay? O ano pa pwede? Browse through some current journals in your subject discipline. Even if the most articles are not relevant, you can skip through context quickly. Okay? Sa paghahanap niyo ng mga article, mga lumang journals, article, pwede rin kayo makuha niyan sa magazine, sa newspaper, kung mga meron kayo dyan, old books, kung meron pa. Then, meron yung number yung susunod. Think about essays. Yung mga essay na naisulat nyo na dati, nung grade 10 kayo, o nakapag-SIP na kayo, nung grade 10 kayo. Ayan, pwede nyo balikan nyo yung mga lectures ninyo. Pwede nyo balikan yun. Pwede nyo balikan yung ginawa yung SIP last year. Pwede nyo balikan. Baka meron pa kayong pwedeng gawing idea o i-prove doon. Pwede yun. Baka kuha kayong mga kulang pwede nyo pang pumukaw sa interest ninyo. Okay? Or ang huling-huli, search online talaga. Wala naman talaga tayong ibang pagkukuha na nowadays, kundi online. O nakita ka sa news, newspaper, o sa news talaga, CNN, etc. Doon kayo makakakita ng idea upang makabuo ng topic. Okay. Ngayon, pumunta kayo sa Google Classroom niyo sa Pilipino. May ilalagay ako. Okay? Ito na. Okay, ito ang gawain. Okay, gawain bilang isa to ha. O, ngayon ang deadline. Okay, o, ito na, assign. Nakita nyo na ba? Pangulang. Okay, sige, ito na ha. Ano ko na? Stop sharing. Oh guys, unang gawain. Mag-isip ng topic. Guys, topic pa lang. Ulitin ko, topic. Kahit ano. Ano sinabi ko? Ask yourself, ano ba ang gusto ko? Ano ba ang interest ko? O so kahit anong topic yan na gusto mo. Lima, hindi title ang pinapagawa ko, hindi po title. O kung nahihirapan kayo, naka-online naman kayo ngayon, mag-search din kayo. Okay? Ipapasa yan hanggang 4:45 sa time natin. Okay? O ayan ang unang gawain. Clear? O pag may tanong kayo, magtanong lang. Topic lang. Topic. Okay. Let's go. I-turn in nyo, ha? Susunod ko na pala kayo. Ah, yes, yes, Ahmad. Saan po isusulat? Docs po ba? Ah, pwede kayong mag-docs. I-turn in nyo na lang. Ah, sige po. Okay. Ayun na, yung strategy paano pumili ng paksa, ask yourself. Ito pa, yung mga, siguro, pwede yung latest, medyo latest. Yan, mga medyo latest.
Okay, mga medyo latest. Don't worry guys, hindi nyo naman na yan i-ano, hindi nyo naman na yan i-gagawan ng oral defense o mag-oral defense pa, okay? Hindi na. Hindi nyo rin yan ano, i-experiment siguro, no? Hindi na. Sir, Filipino po topics, pwede English. O, pwede English. Pero sana, ano, sa bagay, sa pag, kahit English dyan, pero pag ginawan mo na yan ng title, Filipino na yan. Okay? Filipino na yan. Sige, English muna. Topic pa lang naman eh. Topic pa lang, hindi pa title. At least hindi niyo ako nakitang sumubo. Yumuko ako. Ayaw mo ko ako ba? Nakakita nyo. Kasi hindi ko guys, paano yung grupo? Okay. Guys. Wait lang, Angelica. Ha? Okay. Karamihan na gagawin nyo ngayon, individual. Pero may grupo din. Saan kayo mag-grupo? For example, gagawa na kayo ng intro. Ang grupo nyo, bigla ko kayong gagawa ng breakout rooms. Pack. Yung tatlo magkakasama sa breakout rooms na yon, yun yung gagawa ng intro. First paragraph pa yung intro. Okay? Tapos, susunod na papagawa ko, yung second part na. O, i-ano ko ulit kayo, i-breakout rooms ulit. O, panibagong grupo na naman. Okay? Kasi nga, ang ituturo ko na lang sa inyo, paano isulat. Paano magsulat. Okay? Kasi hindi na natin kailangan, hindi na naman kayo mag-oral defense pa eh. Okay? Hindi na. Oh yes, may tanong ko pa, Gwen. Cortez. Wala nang nilay-nilay lang yun. Sir, pwede po bang same kami ng ideas ng grupo ko? Yes, no problem. No problem. Karamihan dito, guys, ang mapapagawa ko ngayon ay individual. Okay? May oras na mag-grupo. Pero may mga katulad dito, individual group, works 'yan. Okay? Sir, pwede po bang sa private comment na nang ilagay? I-ano muna, i-turn in muna. Turn in na, ganun din naman 'yan. Sir? Po. Sir, may tanong po ako, sir. Sir, so sa mga magiging breakout rooms po, ibig sabihin po sa bawat po gagawin namin, individually po, may sarili po kaming mga topic. Pwede mangyari yun. May ganon. Kasi katulad dito, opo, ano pa? So individual topics po talaga kami. Ipapaliwanag ko yan pag nasaan na tayo. Mas malinaw ko pa ipapaliwanag yan pag nandun na tayo sa paggawa ng introduction. Ngayon, nagtatopic pa lang naman tayo, kaya individual, ano pa yan, work pa yan eh. Okay? Dahil kahit dun sa title, kahit yung susunod ko papagawa, title, individual pa rin yun. Okay? Sige, good. Sir, kailangan po, yeah, lima. Ano lang naman yan, bay, ano lang, topic lang naman yan. Topic lang. Kaya lima talaga. Hindi magiging permanent yung group. Depende pa rin yun. Okay? Pwedeng magiging mag-isa ka o pwedeng may ka-grupo ka. Kasi ganito yun eh. Maglalagay ako ng topic.
maglalagay na ako ng topic, kumbaga. Then yung title, yun ang gagawa ng intro. Okay? Eh, sir, may topic akong gustong gawin na hindi sa binigay mo. O, pwede yun. Okay? Halimbawa, si ikaw, may napili, ang topic kong binigay about online class. Yan. Tapos, nilagyan ko na ng title yan. Gagawan mo na lang ng intro. Eh, meron kang nasa isip prepared, mas prepared na gawa ng intro o gawa ng thesis talaga, pwede yun. Sa'yo lang yun. Ikaw lang yun. Okay? Sa'yo yun. Actually, maganda nga yun eh. Bakit? Mas matututo ka nun eh. Solo yung grade mo. Okay? Ganun po ang mangyayari. Napapapaliwanag pa yan pag sa intro na tayo. Okay? Ngayon, pag-isipan muna topic. May oras pa naman kaya, ano pa lang? Bali 10 points yan ha, para sa unang gawain. Written works lang yan ha. Written works. Sir, pag topic ba, kahit one word lang? Yes. Topic pa lang naman eh. Opo, kahit one word lang. Baka kasi nag-isip na kayo ng epekto ng Chetri, epekto ng channelist sa channelers, mga dahilan ng ganito. Baka nag-isip na kayo ng ganyan, eh, pwede din naman. Walang problema kasi karuktong na rin naman na yun eh. Yun na rin naman na yun eh. Pero sabi nga, topic lang. So, one word, two words, pwede. Pwede naman pong meron pong product. Okay. Kaya sabi ko sa inyo, topic pa lang yan. Ha? Topic pa lang. Hans, wala kang camera, Hans. Yung nagka-crash daw yung ano, yung camera, yung Zoom, okay lang si Jam. Jill, yan, wala kang camera, Jill. Parang meron ka ng camera, Jill. Jill, yan. Kariel, ganun din. Ekchon, ganun din. Mark, Aguelles. Angelo. Okay, yes. Manuela, Mendoza, Leon. Leo? Leo, diyan ka? Apo. Ah, hindi ka daw, hindi ka naka-attend sa PE. Oh, may ask pala kayo dyan. Hindi ka daw naka-attend sa ano? Pamape, Leo? Hindi ako po yung computer. Ito ka nagagalit yung aso. Ate, ano si Ray computer mo? Sige. Tari yung aso, tari. Okay. Permission to upcup. Nag-research po ako. Okay, sige. Mukhang kaya kayo paglaban ng aso mo dyan, Mendoza. Tapag eh. Okay.
Ah, sige, CR. Jillian, para napaka-forma ng suot mo ah. Para ka magsisimba lang. Taray, oh ha? Sumalwi. Uy, guys, may... Yes, Nicole. Sir, wala po. Patunod po sana ako. Okay na po. Okay, sige. Parang mga nag-uusap-usap kayo ng layba. Ha. Ah, nag-uusap-usap kayo ng layba dyan. Ha. Naramdaman ko, bumubuka ang bibig at nagtatawanan pang iba. Topic lang yan ha, hindi pa title, ulitin ko. One word, two words, it's enough. Sir, kayo po ba yun? Ayan. Ah, never mind.
Baka may narinig ka dyan, hindi namin narinig. Ninety-arty na dyan, gabi na. Ninety-arty na dyan, good. Mga parents ko po nasa kabilang kwarto. Gabi na. May balak pa palang bumalik dito, Wen? Sometime this December po siguro. Babalik kayo lahat?